makakita ng matagal na game. Matagal na game. Matagal na game. Okay, so after ng bans, nakikita natin talagang yung mga support yung pinaprioritize ng both teams dito. Your first team pick kagad, Rakan na punta sa Signal Ultra. Either main, I think they will be also prioritizing the better supports dito. Kasi talagang lahat sila nagko-contest dito at Kadita being hovering on. Very interesting. Oo. Kasi may akay ka pa eh. May show ka pa on the selection. And gamit na gamit si Kadita in terms of burst damage, meron ka pang dodge mechanic dito. Yeah. Grabe, kaya pala hindi napipick si Hayabusa tsaka si, nasa likod lang pala sila dito. Ah, nandiyan lang pala sila. Nagigigs. Si Leila. Tama. Naglalaro lang. Tama, chill. But we do have the first set of picks here for Aethermane. Okay, so, yun na nga, supports na ngayon, inuna ng parehong team dito. Signal Ultra, they can be flexible naman. Minimal, hindi na nalang kailangan i-contest pa yung mga supports. So now, they're going for the Thamos and Leomord. There we go. Double offlane style. Signal Ultra going for the late game. Oh my, okay. So medyo makunat ang Signal Ultra dito. Kasi, hindi lang kunat eh. Ang sakit din ng damage output in terms of split. You have the... kahit meron kang kaya, na merong Divine Judgment, hindi matatakot yung tatlong heroes na meron ng Signal Ultra dito. So, Aethermane, kailangan nilang maglabas ngayon ng isang burst damage hero at mukhang inohover na nila ang Harley. Because the thing here is, Signal Ultra, ang kukunat niya ng heroes, well, hindi sila yung super kunat, alam niyo yan. Grunk, for sure, napakunat niyan. Pero Thamos and Leomord, medyo nandun sila sa gitna. So, nasa mid-tier sila. And this signals na yung Signal Ultra ay ayon nil okay lang sa kanila na magpahatak para nga naman hindi sila ma-burst down agad. Ooh, here wow. We go, the development of our drafts. Automatic na to. Ang kakaiba dito is talagang wala yatang chance na mag-peak ang Signal Ultra ng Akai. Priority on the Lolita. Of course, to zone out and of course, mapigilan yung movements dito ng carry. The best part though about the carry pick is a very nice counter talaga pagdating dun sa Thamos pagpasok din ng late game. Kasi Thamos relies heavily on being in melee range and getting those lifesteals. Pero tignan natin kasi Aethermane. Saka kasabi lang natin na nag-gigs kanina. Naghahanda na pala dun sa likod. Naghahanda na si Hayabusa sa likod. Naglaro lang pala. Okay, well, before we round off this draft, we want to talk about the Hayabusa, pero mami sasabihin natin to si Quetex. Okay, so Signal Ultra, based on their draft, talagang gusto nila umabot ng late game. They want to take this game one very safe and slow. Habang Aethermane, medyo nahirapan sila dito sa draft. Like, kasi naipit sila when it comes to the supports. Yeah. So, kaya medyo curveball din tong Hayabusa, and let's see how will this work. That's very interesting. If the curveball will actually be in the favor of that team. But now, mabilis na predictions mula sa inyong mga chong, paring Manjin. Nakuha ng Signal Ultra yung mga favorite heroes nila. I agree. So, Signal Ultra, game number one. Okay. Yeah, I also feel that the Signal Ultra composition is easier to pull off. Tama. Very interested ako dun sa Hayabusa, what element will that Hayabusa give para sa Aethermane. Pero, witness ko na lang yun. Tingnan ko na lang muna. For now, for the draft, Signal Ultra ako. Okay. Yeah, I have to agree with Manjin, Shinbu. Talagang naging shaky yung Aethermane sa draft nila. So yeah, Signal Ultra din ako dito. Wow, 3-0. Alam mo, yung kanina 3-0, medyo tagin. Tingnan natin kung magiging ganun pa rin ang kalahatan sa ating draft. We do have the game right now. Papasa na natin ngayon kay Zeus at Butters. Take the floor, guys. Isang magandang bati po sa inyong lahat. Heto na kami sa inyong harapan para ihatid isang malupit na laban between Signal Ultra and Aethermane. At kami maging shoutcasters nyo for this game. My name is Zeus. And I am Butters, the official dare product of PHE Sports. And this is going to be a BO3, paring Zeus. Ano bang kapamo dito? Aethermane, Signal Ultra, mainit na laban. Oh, para sa akin, pantay pa to eh. I leave the prediction to the panelists na lang natin eh. Kasi parehas magaling. Led tagi tayo top dito. Top 2 at top 3 ang maglalaban ngayon. So, talagang tagilid talaga ang laban natin ngayon dito, Kuya Butters. Pero ikaw, para sa'yo. I think Signal Ultra, napili nila yung mga comfort picks nila. I think they got the Thamos din. So, mas maganda yung bigay nila in terms of aggression. And we do know that kapag ka nakuha nila yung momentum nila, eh, mahirap sila pigilan dito. Pero let's head into the Land of Dawn. At magsisimula na ang ating game number one for Signal Ultra versus Aethermane. At di natin patatanggalin pa. Konting recap lang para sa kanila. Few with the Kagura, D with the Grok, Disanya with the Thamos. Test naman dito para kay Lolita at Yakuboy with the Leomord. For the side of Aethermane, it's going to be Changgu on that Harley, LeBron as the carry, EJ on that Kaya, Kenji as the Hayabusa, and Crip on the Cho. Okay, at mukhang tamang objective lang din naman sila dito. If you're going to take a look, Yaku and Tets,
Nag-cut sila ng minion doon onto the bottom lane just to reject the experience para ihaibusa dito. Mahirap-hirapan naman kahit mapaano. Pero pag gano'n, kasi pag nag-cut ka ng minion, mabilis ang rotation mo for another objective, for another jungle monster. Yeah, and AEM nakikita natin kung paano nag-rotate ito. And Shango trying to go for that steal on that buff. Pero hindi nga makukuha yun. View. On the other hand, they will just go for the wave clear into the middle lane. Ito ang kinaganda dito. If you have a Grok pick, mga kaibigan, napakabilis mag-minion wave clear niyan. Eh talagang mauuna at mauuna kayo pagpasyal sa mga jungle. Pero ito na mga nagkakitaan. 2 against 2. Onto the top lane. Sabay backup lang din naman dito. Tamus at carry. Walang pake. Oh! Ito nga nagkapasok na view. Naupo. Ang ganda naman ang poke dito ni Kuya D. Pero napabackup yata si EJ with the ball. Oop! Muntik na. Nakatakas pa mga kaibigan. Kamuntikan. Kamuntikan na din talaga siya tumumba doon just because of the flicker. He can get out of that. But still, on the other hand, Aether main dito, still farming. Genji, mga kaibigan, naiwan lang siya dito and mamaya-maya, tuloy-tuloy na yung pag-split push na ito. Exactly, so tingnan natin dito. If we're going to take a look, pagdating sa gold, eh lang mga signal ultra with just 300, or tabla na! Biglang tumabla at tumamang nakakahit talaga bigla ang Aether main. And now, Turtle, ang problema dito, Turtle will be resurrecting soon nga. Sabi nga ni Madam Announcer, eh kung sino makakuha niyan, biglang laki na naman ang kalaman. Yun talaga yung pinaka-importante. Kapag pantay kayo as a team, pantay kayo, equal kayo as rivals ngayon, kailangan yung Turtle yung mag-set ng pacing ng buong laro nyo. Exactly. Kasi pag sa Turtle, dun din makukuha ang unang kamatay. Unang teamfight, unang deaths. So, tingnan natin dito. Turtle is now up for grab. Feeling ko ito na ang unang team fight ng game natin. Right now, AEM just rotating to the middle lane, just converging there. Ayaw nila magpapigil in terms of aggression. They know that Signal Ultra, medyo mabagal yung transition nila dito into the mid game. Pero sinasabi ng Aether main dito, sige, kukorner na namin kayo, pupush namin yung lanes nyo para preoccupied kayo at makakuha kami ng easy turtle. Yun, tama ka dyan. Pero so far, kapatid na wala pa rin kumukuha ng turtle, wala pa rin nga rin sumusubok ni isa. Napakirap din mga sa hukaw talaga nga nakita mo ang rotation ay napaka-broad. Eh, tulad yan, laging nasa mid dito ang Aether main. So if ever na mag-turtle dito ang Signal Ultra, napakadaling pasyalan natin contest. Kung isipin mo din kasi yung Aether main dito, maganda yung pick-up potential nila. They have the kaya, they have the choke. And once na makahanap sila ng isang nag-overextend na tao dito from Signal Ultra, that is the end of him. They can go straight for the turtle, pero Signal Ultra, alam nila, kailangan natin maging passive dito, kaya huwag tayo magmadali. Oh. Antayin natin sila magpilit. Oo, tama ka dyan. But if you're going to take a look dito, napasad itong Lebron with the carry pag tumagal. Pag nakakuha ito ng Endless Battle plus a Thunderbelt or a Blade of Sweep, pero ito na nga, tinawag si Barbell First Blood has been taken by few mga kaibigan by killing EJ on the middle lane. Kaya dito patay na, pero on the top lane, that's a trade naman nga mga kaibigan. What tower? 2 against 1 naman. Oh, baliwala lang din. Mahirap patayin ang isang Tamus. Ito na yung tinatawag natin. Patience is a virtue. Yeah. And Aether main, hindi sila nag-antay. Nagpumilit sila. Nung nakita yung aggression sa may taas, they went straight for the pick-up on the middle lane. Aether main, nawala sa kanila yung turtle pa. Ang ganda naman. Tamang-tama. Sakto-sakto ang prediction mo dun. Tamang paghihintay lang para sa Signal Ultra makakuha din objective. At yun nga ang ginawa nila. Yun ang gagawin talaga nila. Kumikop lang ng isa sabay turtle. Alam mo, yun talaga yung pinaka-strength kasi ng Aether main. And Signal Ultra, sa experience nila, alam nila nagpipilit bigla yung Aether main dito. So, it's inevitable. Kahit sa akin, para sa akin eh. Pero, knowing the fact, Kenji, the highest bugak king. Dahil the highest bugak. Pinakamaraming na bugak na tore. The highest turret damage. Yan. Lupit okay. Na okay, highest bugak king. But still, nagkakaroon tayo ng away dito, parang Zeus. Oh, eto na nga, Crypt. Ito, yun na upo, 1-on-1 sa 4, mga kaibigan. Walang pake ng kanya, dalawang kakampe. Sabay Bulwark Shield lang din naman dito para ay Tets. That's a 2-0 na kagad dito. Lead for Signal Ultra. Wala pang sagot na kill ng Aether main, kahit isa. But right now, Signal Ultra, lahat ng pagkakamali ng Aether main dito, in-exploit nila. They're taking advantage of all the small openings na meron dito sa lineup ng Aether main. Ito na naman, di kasya si D, masyadong mataba. Mga kaibigan, pero ay naku po, na divine judgment siya doon si Kuya EJ in a stun! Pero walang follow-up! Asa ng follow-up, pero hindi, nag-focus lang sila sa tower ng tier 1. Kenji dito has been taken down onto the bottom lane. Creep! Flicker! Ganda naman ang ginawa doon with a Yuminum Blast! Pero si Dito sige, papalag pa rin mga kaibigan, patay lang din siya. Pero kung sabi lang banda, si Creep doon with the Chu, patay din para naman dito kahit Tamus. Okay, medyo sloppy yung play na yon for the side of Signal Ultra. Si D, hindi nila binantayan, nandun na sa loob. There were a lot of heroes that are low on side of Aether main.
mas napapokus sila kay Crypt. Napapokus sila kay Crypt. Pero sabi ni Crypt doon, sige, kukulitin ko lang kayo. Buy time ako. Kukulitin ko kayo. Take one for the team, kumbaga sinasabi nga. I think, parang pinaks nila yung pagkakamali na yan eh. Oh. Masasabi mo ba? Parang oh. Oh. Parang kasi parang one for one trade na lang din yun eh. Wala na rin silang, wala nang no choice kumbaga. Natore, natore yan sila eh. Oh. Zeus, oh. Turtle is now up. Laban na naman to. Kailangan na naman nila lumaban to. Naman to ulit. Feeling, ayan, mga nakakatakot eh. Kasi pag bumuwas na ang Turtle, it's either pick up sila nang isasabay sa Turtle ulit or sa Turtle ang pakpakan. Sa Turtle. Parang dam ko, this time around, sa Turtle ang pakpakan, Signal Ultra, nakuha nila yung lamang kahit paano. Ibig sabihin, mas lamang sila ng konti in terms of item progression dito. Uh-huh. So, feeling ko, Signal Ultra, pipilit nila yan doon. Feeling ko lang dito. Or, ipaliwala lang si Turtle. Huwag nang pansinin at the same time. Gawin na lang Lord of God. Oo, oh, wayaan na nila. Kasi masyadong delikado at mapanganib yan, mga kaibigan. Pero if you're going to take a look dito at sa middle lane, merong Kaja Harley nag-aabang sa bush. Sa top naman dito, naku, tatlo, pinatakbo ang dalawa. Medyo... tatlo, pinatakbo dalawa. Oo, oh, syempre. Lamang sa, lamang sa numbers. Pwede eh. Naman. Oo. Oh. Few on the other hand is just staying into the middle lane. Sabi ni Few dito, na. Iwan ko lang kayo dyan, wave clear ko, push natin yung lanes, tapos hayaan mo sila mag, hayaan mo sila mag-push back. Muwang tumatama na naman ang prediction mo. Maisin na naman ang Turtle, Turtle Clash nga ang mangyayari. Kuya Butters, pero ito na nga tulad siya sabi ng Tetsu with the shield. Ako po, ang ganda naman ang si Fado with a knock up. Ito na, Yinyang Overturn! Now po, with the Yumi ng Blast Django, Mind Ball Down, talagang napatay na nga Tetsu dito for a trade and 1-for-1 trade na nga mga kaibigan with Divine Judgment pa. Design niya dito, Mind Ball Down din as well. Wow! Ang ganda naman ang si Fado ni Kuya Crypt. View, up, flicker out lang din muna. Ay, nako po, with an ultimate from Kenji. Delikado, Signal Ultra, dalawa na lang sila against 3. Oy, pero hindi. Wala nang buhay ang Aether main dito. 5-4, biglang nakahabol, nakadikit ng kill. Ewan ko, nangyari kay Few dun ha. Oh. Mga tatlong segundo niya ata niyakap yung pader eh. Oo nga, no? Nagaanap siya ng kill dun na kay Kaya ata. Inahanap niya ata si Kaya. Then, meron tatlo dun sa tabi niya na pwede niyang i-take down, na pwede niyang bawasan, pero hindi niya pinili yun. Tama. Ayun din ang nakita ko din kay Kuya Few. Eh, para siyang pumapatay gamit normal attack. Pwede naman. Tapos mage ka. Ano mali doon? Tapos mage ka. Hindi, kasi yung yin yung overturn niya, natakasan lang din. Pero ang isa na pala ito na ito. Wave the Dragon para kay Tets. Naku po! With the Superman para kay D! Ito naman sa may poker tricks lang para kay Harley! Pero ito, makbakan ulit. Crypt dito, naghahanap ng masisipa with the Wave the Dragon. Pero wala na yan. Jet Kundo, sabay dash out. Yun yung overturn, patay pa din. Mga kaibigan, sabay takas. And that was a 2-for-1. Oh. Sa baba, meron ding away dito. It's the Hayabusa and Tizanya with the Tamos. They're going at each other. Hindi rin makapag-push dito si Hayabusa just because yung wave clear na meron si Tizanya dito, maganda din. Exactly. Ito ang laban na parehas lamang. Parehas lamang. Parehas lamang. Kumbaga, walang... ang hirap i-predict. Ang... kumbaga, parehas lang sila ng gamit, parehas lang sila ng estado ng buhay. Pero Django dito, mga kaibigan, nagkaulihan na and Yaku will go down. Kagura, pinili niya dito si Harley, pero Harley, DJ, will he go down? No, they won't! Superman nga! Superman nga! Nagkaulihan! Nag-Superman na sa isa, mga kaibigan. At least napatay. Napatay, napatay. That's a 2-for-2. That's not bad. Di na rin masama, di na masama. Di na masama. At least may trade na nangyari. Ito na naman, si D. Op, with a wild charge, op, wala rin. Si Kuya Kenji, si Kuya Kenji. Sabi ni Kuya Kenji, sige, aurahan natin onti yan. Pinakitaan niya lang, sabi niya, flex ko lang yung muscles ko. Eh, may muscles si Lebron. Eh, wala tayong magagawa doon. Kaya pala, may pulbo si Lebron, ginagamit sa cellphone. Yun ang sekreto ng mga pro players. Kala mo talaga props lang yun. Oo, ginagamit talaga. Kala mo talaga props lang, but still. Score natin right now is 8-7. Signal Ultra, Aether main. Dikit pa rin ang laban natin. Pero lamang Aether main sa gold. Lamang ang Aether main sa gold. Yun nga yung nakapagtaka dito. In terms of getting those jungle monsters and jungle camps, mas naging effective sila. Uy! Nako! Si Pew! Op! Uy, buhay kaya? Ay, buhay to. Buhay to. Half-life eh. Pero to si Crip, mga kaibigan din. Op! With a charge lang din. Muang gusto kong pumatay, pero napag-disengage ka agad. Ito, tulad na sinasabi natin, the highest turret damage with the regular season, Kenji. Tignan mo ngayon, tulad niyan. Sumisay, wave push na naman siya. Diba? Well, para sa akin talaga, pagkalaban mo Aether main, knowing Kenji, top global player, Hayabusa. Reject mo na yan. Natandaan mo yung takbong magnanakaw, pero iba ang takbong ninja. Ang takbong ninja, may hand sign pa yan. Oo. Napakabilis yan. Ang takbong magnanakaw, paano? Ang takbong magnanakaw, mabilis na mabilis may na bit-bit talaga. Na may bit-bit lang. May bit-bit lang talaga. Pero si Kenji, tatandaan mo, pero shawak-awak. Uy! No, but the doon sa may tatlo! Nagkaulihan dito, pero sila Yako medyo na late on mga kaibigan. Pero eto na, si Barbiel! Nakatak si Barbiel mga kaibigan ni EJ dito! Para frontline! Para kaya! Oh my goodness, Lebron with the damage! Kenji on the other end! Doon sa may baba! Push pa!
Naupo! Oy, naupo, Aethermane! Nauutakan nila yung Signal Ultra dito ngayon! They are really doing it well. Pero dyan, ganda na pinapakita. Nagkakautakan tayo, mga kaibigan! Aethermane! Lumalaban sila ng 4v5! Grabe, 4v5 plus a tower push. Tier 3 tower push at ang score 8-8. Pero si D, may immortality. Si Kuya D, yan po! Ay, yun yung overturn naman dito sa ilang banda. Pero Crypt, hindi nahila Lebron. Bukang patay pa rin si Kuya D doon. Signal Ultra has to do something else dito dahil nabase ng Arc 33 nila. Tune na po, medyo na tilt na yata dito ang Signal Ultra. Ito pa mga kaibigan, si Tets dito mag-isa na lang, 1-on-1 sa 5. Ayan na po mga kaibigan, ang Poker Tricks pa. Yako dito, tinawag na tatawagin pa si Barbiel. Sumakay sa kabayo, mukhang papastulid, tatalian yata ang kabayo. Pa hindi na lang, hindi tinalian, hindi nalang kabayo. Okay. Grabe, na-tilt na ang Signal Ultra. Masyado sila nagpo-focus sa Hayabusa ngayon, iniiwan nila si Desanya, knowing for a fact na mas maganda yung teamfight capability nila. Hindi nila tinitake advantage yun in AEM. Nakita nila dito, pwede tayo lumaban, kumbaga 4v4 lang palalabanan dito eh. Wala tayong problema, may mga pick-off tayo. Meron tayong kaya, meron tayong show. Laging, pakiramdam ko, 2v4 lagi yung laban dito kapag nauhuli nila yung pick-off na gusto nila eh. Kaya nga eh. Ang ganda na pinapakita dito ng Aethermane so far. Kontrolado kasi nila yung lane. That's the reason why, di ba? Kasi dahil lang kay Hayabusa. Pero problema ito, patagal ng laro si Lebron. Pasakit ang pasakit. Tingnan mo yung item ni Lebron ngayon. Meron na siya tool. Kasi sabi ko nga, meron na siyang Endless Battle Thunder Belt. Nako, medyo delikado na yan. Yun ang pinaka problema dito ng Signal Ultra. Clock is ticking. Aethermane, they have a ticking time bomb. Lebron, ano nga ba yung magagawa mo mamaya? Titignan mo, 100% uptime si Lebron dito in terms of farming zero deaths. Feeling ko yung si Lebron, angle breaker dito mamaya, sasayaw-sayaw yung left right. Tignan mo, meron pa si Chango, necklace of durance. Yun lang. Para sa ano? Para kay Tamus. Ang dami ng item dito ng mga cores ng Aethermane, Signal Ultra. Saan kayo hahanap dito? Sila Yaku, sila Desanya, sila Pew. Hindi naging maganda ang laning nila. Lord sa baba naman dito mga kaibigan, pero oy, eto na, pumasok na Lord mga kaibigan. Crypt tao na, way of the dragon sa tank. Ito ang pumalian, pero ito na nga sa kabilang banda. EJ dito, mind call down. Ang ganda! Dominant Blast! Dominant Blast! Napakalupit naman na wala sila na parang pula doon. And they will get the ball by Man Walt. Signal Ultra, my goodness. What a play! Grabe! Totoo nga ang tawag nila sa Signal Ultra na Comeback Kings. Oh my goodness! Signal Ultra! Hanggang kailan yung magagawin to yung puso ko? Ay, naku talaga! Na muntik na umano, maputulan ng litid eh. Sobrang gulat ko doon. Grabe! Well commended! Tets me how to doggy! Para ibigan! Kung meron isang taong nagsalba na ito laro to! Tets! Tets me how to doggy! Ayan na po. Yan ang sinasabi ni Tets kay Kuya Dogs. Nako po. Piling ko, inaaba na naman si Kuya Dogs ngayon. Sabi nga niya ako kanina, Doggy, kabahan ka na. Ayun! Piling ko, kinakabahan na si Doggy ngayon. Piling ko din. Okay. Alam na lang Signal Ultra ngayon na pag full 5-man team fight, hindi sila kaya ng Aethermane. Signal Ultra, anong call nyo? Yun yung kailangan natin malaman dito. Ang ganda ng pinapay. Pero, feeling ko, wrong move lang din si Crypt doon. Sinipa niya si Tets. Pwede din naman. Na way of the dragon. Pero, individually, lamang ang Aethermane. Tutignan mo. Kasi, may Kari, may Chango, meron silang Kenji. Pero ngayon, dahil nga sa nangyari na clash na yun, nabaliktad. Or not really nabaliktad, pero nakahabol. Nabaliktad ang estado ng ating laro ngayon. Ngayon, Aethermane, ang tanong, sila nga ba ang magiging passive? Signal Ultra nga ba ang magiging aggressive? Or Aethermane, will they still play the same playstyle na nilaro nila for like 13 minutes into this game? Naniniwala pa rin ako sa Signal Ultra na comeback kings. Kinambak Kings nila, kinambak King nila yung OG Season 1. Kinambak King nila yung MSC Season 2. Ngayon, tingnan natin din sa MPL Season 2 kung meron pa rin comeback silang ipapakita sa atin. Yeah, and diba? Same time, if you think about it, Signal Ultra, naghahanap lang sila ng opening dito and this is the factor na kailangan tingnan ng Aethermane. Dapat yung pagkakamali nila dito, bawasan nila, gawin nilang zero para walang problema. Tets, nahulang Divine Judgment, pero wala naman siya problema doon.
Uy, ito na. Panibago naman Yumi ng Blast. May tatamay na cancel ni Kuya Crip. Napakaganda naman na target selection dito, mga kaibigan. Pero yun palin, kay Edgy dito na pagkulit na lang with the poke damage lang. With a quad shadow pa. Pero ito, back away muna sila dito. Disengage, medyo delikado. Napop na yung mga skills nila. Iwas, pusoy muna tayo dito, Signal Ultra. Kahit sinabi nila dito na it's time to fight either main, ayaw nila labanan yon. Just because they know na wala na silang isang ultimate. EJ, ginamit niya yung Divine Judgment niya. And knowing either main, magiging maingat sila sa mga pagharap sa mga ganito. Yep, tama dyan. 13-11 ang ating score. 16 minutes on to our game time. Ang early stage ng game natin talaga dito sa either main na punta. Ngayon, parang nababali wala na yung yung lead nila sa early stage dahil natapatan kagad na Signal Ultra to. At ang ganda pa na super minion nila dito, middle lane, diba? But still, I think LeBron still has the upper hand talaga dito sa game na to. Oo, kasi LeBron marksman, talaga to eh. Marksman din siya eh. Marksman. So hindi mo talaga matatanggal sa equation na LeBron will do something into the late game. Well, it is the late game right now. Abangan na lang natin kung paano nila hahawakan yung mga kalaban nila. Yep. The fact still remains, in terms of AoE disables, lamang pa rin dito ang Signal Ultra. Yep. Wild Charge, Numinant Blast. Yin Yang Overturn. Barbiel, ang dami nilang pwede iba to. Yep. Ang meron lang Aether Main dito, meron lang silang Divine Judgment, tsaka Wave the Dragon. Aside from that, wala na. Single pick off lang ang kaya nila dito. Kaya pagdating dito sa teamfights, ay medyo delikado ang Aether Main. That's the reason why kung bakit naka-comeback sila, nababaligtad pa at nakakahabol pa ang Signal Ultra sa nila. Yeah, and Signal Ultra, on the other hand, ito na ata yung pinakamatagal na game natin dito. So far. Today, ito nga. Ito na yung pinakamatagal na game natin. Both teams dito are being very, very careful sa lahat ng ginagawa nila. Di going in, going for the face check. Dalawa lang tinamaan dito. EJ, pero EJ Barbiel! Tinawag si Barbiel! Talaga ito pa, napatay pa ang isa. Baan ulit. Apat laban sa lima. Ang ganda naman ang unang kapdo. Pero si D dito, may immortality yan. Crit fight fall down. Pero yun ang nga mga kaibigan, napag-figure out lang din. Ito na naman, buhay pa rin ang apat dito ng Aether Main. Tama na isa lang ang mapatay sa kanila kaysa ma-wipe out pa nga. Di ba? Signal Ultra has a knack for doing these kinds of plays. Kaya yung inuna nila. It wasn't supposed to go down early, pero pinokus nila lahat and it became a 4v5 situation. Ooh. Pero nahuli pa rin si Harley. Grabe, bakit nangingitlog si Kuya Harley dun? Ito ang pinaka-problema. This is a level 2 Lord. This is a Luminous Lord. Lang. Kung sino man makakuha na ito, medyo malaki ang chance na baka ito na ang last Lord na makikita natin. LeBron dito, inahabol niya. Upo, itaupo. Tulad na sinasabi natin. Curry yan, naku po, yung LeBron maging Stephen Curry. Pero ito na nga mga kaibigan with the, oy, ulti lang din. Ang ganda naman ng Lightning Truncheon. Saan niya? Pero nasaan pa siya? Nako, kailangan dito ng, depensa mo nila yung base nila. Kasi ito na yung minion eh, This is actually a level 1 Lord. Lang set Lord. Pero Pew. LeBron! Oy, nahuli si Pew. Pero LeBron don't will safely get away. At LeBron, wala na problema, buhay, wala na buhay si LeBron dito. Pinipilit niya mag-lifesteal. But still, Crip, EJ, try to run away. D, wala na siyang magagawa masyado. Power of nature na lang. Then, sabay, takbo. Yun, not good. Tinignan mo. So far dito, napaka-intense. Intense na laban, Kuya Butters. Intense. Oo. Palitan lang, palitan lang sila. Kasi pagka mga ganitong laban na talaga, lalo na sa mga sa games like Mobile Legends, kapag ganito nakatagal yung laban, hintayan ng error. Hintayan na lang ng malito. Lahat sila may item na, lahat sila may capability na gawin yung place na kailangan nila. They just need to see kung may opening nga ba dun sa may kalaban. Oo, tama ka dyan, Kuya Butters. Ang magkamali, talo. Ang magkamali, talo. Tama ang magkamali, talo dito. So, tingnan natin, sino na magkakaroon ng error. Nakupo. Nagkamali yung talo. Oo. At ang talo, nagkamali. Tama ka naman dyan. Sinasabi ko naman sa'yo. Yung walang ginawang mali. Yung walang ginawang mali, tapos walang ginawang tama, most likely, walang ginawa. Di ko na alam. Basta yun na yun. Basta, napaka-exciting na laban. Inaabang ko na lang. Kasi dalawang factor lang titignan ko dito. Para ma-determine natin kung sino yung mananalo dito. It's an error for one of the teams or the Lord. Yun lang. Dalawa lang yun. Dalawa lang. Kung sino makakuha nung isa doon, that is a requirement to win. If you get that, you are safe for game 1. Tama. At ang game 1 winning dito is really a good advantage na kagad.
makakakuha ka ng confidence eh, to fight for the game 2. At kung matalo ka man, meron ka pang game 3. Meron ka pang game 3, so, walang problema. Magandang advantage yan kung makukuha mo ang unang panalo sa game 1. Pero ito na nga mga kaibigan, mukhang nagkakaiwasan natin. Kanya-kanyang face check lang. Ito na kasi, pagdating sa 20-minute game time, kahit na 15 minutes eh, Bush Gaming na to. Abangers na abangan na to pag ito, mga ganito. Ito din yung iniisip kong isa for either main. Ayun, tulad niyan, binibait nila tong itong jungle monster na to. At the same time, ito yung iniisip ko dito sa either main. Kasi, Signal Ultra, they're known to be very good at comebacks. So, kaya ba nila labanan sa super late game dito ang Signal Ultra? Kasi, ito yung natural habitat ni Signal Ultra. Ayun! Nalaman. Okay. Nalaman. Nalaman. Sinundot. Sinundot niya ako. Oh, tama ka dyan. Regarding your thoughts, eh, tama ka. Eh, ito ba talaga ang comfortable gameplay ng Signal Ultra? Yung comeback? I'd say it is. Pero yung either main, mabilis siya tumapos ang laro eh. So, ibig sabihin dito, kaya ba ng either main? Ang labanan to? Nang harapan? Lang. Kung pa isa-isa, single pick-off, kaya. Yun talaga yung pinakawala sa kanila eh. Pero takot din naman yung Signal Ultra dito na hindi lumaban sa base, na lumaban sa base, sa hindi nila base. Kasi, either main, nakaposisyon na. Makaposisyon lang sila ng isang maganda dito. Masi pa lang, si Few o si Yako dito ng isang mabilisan. Pero ramdam ko, tumbahan agad yun eh. Tama ka dyan, Kuya Butters. Pero titingnan mo dito, pagdating sa map control, it's in favor now for either main. Tao naglulord pa nga yata dito, pero feeling ko fake lord lang yan, mga kaibigan. Di, dito, naghahanap. Let's, uy! Ang malupit dito, lahat ng either main, naka-immortality na. Pabilisan magka-immortality, brother. Yun talaga yung pinakailangan nila abangan for Signal Ultra eh. Yung initiation na meron sila. Nako! They need to get that design. Uy, boy pa! Nakuhay si Desanya! Nakasurvive siya doon sa napakaraming ultimate na pinatong sa kanya, pero mabakbakan pa rin dito. Nakap na lang din. Uy! Kenji, muntik pang ma-burst ni Kuya Pew, pero disengage na naman ulit sila. Ito, ayaw nila. May takot na sa isa't isa. May sumasalo ng pagkakamali ng bawat team dito. Kaya nga, feeling ko, parang nag-aambahan lang sila so far. Ayaw nila mag-commit. Hawakan lang ng tenga. Hawakan lang ng tenga. Yun talaga, malefic roar dito will go to Kenji, if I'm not mistaken. Right now, LeBron trying to go for that Lord. Yep. So, tingnan natin ito. Actually, Curry kaya niya isolo Lord to eh. Tutusin. Pero, yun nga lang. Hindi bulag ang Signal Ultra para hindi malaman na hindi nag-Lord ang either main. Hindi natutulog ang Signal Ultra. Hindi natutulog. Lagi chinecheck yan. Lagi nilang pinabantayin sa kill nito. Yahoo trying to go for that. And Trip is on the bush. Nauuli siya dito, pero ayaw talaga nila ibigay kay LeBron yung solo Lord niya. Baga, pinabantayan nila. Desanya just going for the pushback. Iiwan nila yon sa may taas. Hop. Hoping for a push na makakalimutan. Uy, may flicker. Kaya naman pala matapang din. Lalim na sana ni Ikaja. Ikaya, lalim na ni Kuya EJ doon. Napakatagal ng ating laro. We are hitting the pero, 70K net worth. Dito for the side of either main, 23 minutes. Malaki na to. Into the game. Pero sana yung Signal Ultra dyan. So, ganyan yun, katatagal na laban. Yun diba? Ang problema dito ng either main. Pero si Tets, ito, naku po si Tets, nagkaulian dito. Divine Judgment, pero still, na-open niya yung bulwark bago mangyari lahat yun. Yun. Baliwala ang pagsubok nila na i-burst dito ang si Kuya Tets. Pero commended pa rin talaga yung kanina ginawa ni Kuya Tets. Ngayon, nahihirapan na ang either main. Dahil nung sa, with just single mistake, if you want to take a look, that single set lang na ginawa ni Kuya Tets, eh eto na ang paghihirap ngayon ng either main. Nahuli niya yung lima eh. Nahuli niya talaga yung lima. Umuli nga lang ng tatlo o dalawa ang hirap na eh. Ay, kanya, lima. Pagka nahuli mo yung lima, isa kang immortal na nila lang, LeBron dito, nahuli ni Tets. Ang dami nahuli ni Tets dito. Pero wala yung teammates niya. Wala yung teammates niya. Wala yung ano, walang backup. Mga kaibigan. Pero dito sa top lanes, Kuya Kenji, tsaka si Kuya Desanya, talagang one-on-one lang. Ayaw magbitawan dito, mga kaibigan. Sa pareho sila. Kasi, parang siguro feeling ko, Desanya, bantay mo na yung sumisegue push na yan. Bantay mo na yan, sa'yo na yan. Kumbaga, asawahin mo na. Huwag mo na paisahin pa. Kasi naisahan sila sa bottom lane eh. Naku, walang damage si LeBron. Ito problema. The stacks are coming in. LeBron with the left and right. The supersonic disc. Wala lang damage. Stack. Trip on the other hand. Gets caught out. Lang. Tinawag pa si Barbiel, mga kaibigan. Trip dito. Might fall down. Followed up with a human blast. Walang tinamaan, pero yung trip dito. Kailangan nila iwan to. Mga kaibigan. Kailangan nila iwan to. Last one hit from Yaku Boy. Ito na nga, mga kaibigan. Isa na ang napitas nila. And they might go for a Lord dito. Dahil nga naman kulang
ang i remain. Tatandaan mo, Yako Boy, Laber Boy. Yun, talagang yun sounds talaga like. Yun talaga ang pinakailangan nyo abangan dyan. Kenji, on the other hand, Desanya having a 1v1 skirmish on top. Nagkakasuntukan sila dito, nagkabatuan na Super Yoyo, nagkabatuan na Shuriken. Magkakaibang anime pinanggalingan yan, pero still, nakikita natin dito sa MLBB and CIG. Heading straight for the middle lane, Genji! Oy! Ako po, pero may immortality yan mga kaibigan. Yung immune blast pa nga! Ang ganda naman ng follow-up dito, EJ na hinto. Pero wala akong papalag pa rin mga kaibigan. Lima, kompleto pa. 4-3 na lang dito ang Aether main. Pero mukhang ito na nga mga kaibigan, ang kanilang bunga ng paghihirap. Tower lock ba? Wala nang minion Yahoo, yan. Sabi ni Yahoo, walang personal, ang trabaho lang. Naku po, dumikito sila. Pero they want LeBron. Pero LeBron may immortality siya dito. Wala siya pakialam na. Dyan. Tower lock na! Kaya ba nila to? Boom. Yes, they will. Signal Ultra will take game number one. Yun, congratulations. Signal Ultra for having 1-0 lead sa laban na to, mga kaibigan. Ganda. Two words. Oh. Comeback Kings. Signal Ultra, Tets MVP for